The Times Today. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button. Hello guys. Gagawa po ako ng crunchy raw sweet bread with the cheese bread po sa loob. Napaka-crunchy po niya. Masarap po. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ginagawa. Ito po ang ating kakailanganin. Tasty and kiri cheese bread. Gagawa po ako ng ilang piraso para po sa inyo. At syempre po, kailangan po natin ng pandigit. Harina na may tubig po. Ayan po, ginawa ko lang po para mabisa po yung kanyang pandigit. At saka po syempre, kiri. Cheese bread po. Hiwain lang po natin ng tatlong slice po yung isang kiri. So, dalawang kiri lang po yan para po sa anim na raw sweet bread po na gagawin natin. Napakadali lang po niyang gawin at talagang napaka-crunchy po. Super! Tatanggalin po natin yung pinaka-gilid po ng tasty. Ayan na po siya. Natanggal na po natin yung pinakagilid po ng tasty. Paninigbisin po natin yung ating tasty. And then, isang roll lang po siya. Ayan po. Mas manipis po, mas maganda po ha. Hindi po masyadong manipis yan eh. Mas manipis, mas maganda po. Ayan, siguro po yun ang pinanakadikit po siya. Naman-close po siya para pag pinrito po natin siya, wala pong lalabas na cheese sa mantika po. Ganyan na po siya ka, easy po. Napakadali po niyang gawin. Isa pa po. Paninipisin po natin siya. Ayan. Dapat pantay po. And then, nilalagay po natin ang kanyang palaman sa loob na cheese. Siyempre, yung ating paste, pandikit po. At magkabilaan din po, nilalagyan din po yan ng magkabilaan na. Ayan po. Para po, sure po na hindi po lalabas sa mantika yung cheese. Ganyan lang po kadali. Ito na po ang ating natapos na mirol na tasty. May palaman na po siya sa loob. Ipiprito po natin siya sa kumukulo ng mantika po. Kailangan po, medyo brown na po siya bago po natin siyang hanguin. Ayan na po siya. So, ayan na po yung natapos natin na naprito na po. Super crunchy po niya. Ayan po. And then, syempre, nagamitin po natin ang kanyang pagpatamis ay sweet syrup po. Ayan po. Nabibili po yan sa mga market. Pwede rin po kayong gumawa po niyan sa bahay. Magsalang lang po kayo ng tubig sa kaserola. And then, lagyan po kayo ng asukal. Lulutuin niyo lang po yung asukal sa tubig po. Sa kaserola po. And then, lagyan niyo po ng konti lang po na lemon. So, meron na po kayong liquid sugar po para po sa mga pampatamis po ng mga pagkain. Kagaya po nito.